Hello, magandang araw sa ating lahat mga tolls. Ayan, mayroon na naman tayong aayusin. Isang Xenon Pro XE1240F. Ang problema nito mga tolls ay, ayan, nakasaksak na yan siya. Tapos i-switch on natin. Ayan, umiilaw naman siya. Ayan, lumagitik yung kaniyang relay. Ang kanyang auxiliary at sa kanyang selector ng kanyang input ay nakailaw din. Ang music volume nakailaw. Ang selector kanyang speaker ay nakailaw din at sa kanyang mic nakailaw. Pero ang dito mga tolls, ayan o, hindi po nakailaw. Ang kanyang sa USB, yung sa kanyang sa FM. Hindi naka-ilaw dito mga tolls. So ang hanapin natin dito, ang gagawin natin mga tolls ay basic lang ang ating gagawin mga tolls. Sa mga nakakaalam nito mga tolls, basic lang sa kanila ito. So ang gagawin natin, i-check muna natin yung pinaka-amplifier niya kung meron bang signal na pumapasok, no? I-check muna natin kung meron bang ano, may signal ba ang pumapasok sa kanya amplifier. So, ang gagawin natin dito mga tolls, kukuha lang po tayo ng tester, tapos isit natin sa times 1 yung tester natin. Pasensya na mga tolls, sa ating tester ay mumurahin lang, pero magagamit naman. So, ang gagawin natin dito mga tolls, i-check muna natin ang kanya amplifier kung mayroon bang signal na pumapasok sa kanyang left and right, no? Pagka mayroong pumapasok na signal sa kanyang left and right channel, ay huwag na nating galawin ito, yung pinaka main amplifier niya. Ang gagawin na lang natin po mga tolls ay i-check voltage natin kung may pumapasok na voltahe doon sa kanyang tone control at saka sa kanyang Bluetooth, no? Sa kanyang Bluetooth. So, ito mga tolls ang ating gagawin, no? Ganyan lang ating gagawin. So, ang una natin gagawin sa sinasabi ko kanina, tingnan natin kung mayroon bang pumapasok, no? So, ang gagawin, yung test probe ng ating dalawang test probe natin, ating tester, ayan. Yung pinaka-negative, hawakan nyo lang sa ganyan, no? Tapos ang isang isa, ang positive, susundutin natin ang kanyang filter ng kanyang input, no? Yan ito, sa left and right na siya. So, ito, okay? Meron siyang signal na pumapasok. Sa kabila naman, ayoy, wala. Baka, bakit wala? Check muna natin ang kanyang ano mga tolls, kanyang speaker wire. Kaya pala, ano mga tolls ay, yung kanyang speaker wire ay natanggal. So, ito. Ito ang sa isang linya, isang channel, oh. And meron siya. May feedback. So, ibig sabihin, walang problema sa kanyang channel. Yung sa kabila, dapat meron itong mga tolls. Ayan. Okay, ito, meron siya. So, ibig sabihin, walang problema ang kanyang amplifier. Pag i-direct natin ang kanyang audio dito sa kanyang main amplifier, tutunog yan. Kasi naka-sitting siya kanyang selector input ang kanyang mga tolls. So, hindi natin mapagana siya.
So ang hanapin natin dito ang kanyang pinakaboltahe, no? Positive at negative na boltahe na pumapasok doon sa kanyang tone control, kung meron bang present, no? So ayan, iset natin sa 50 volts yung ating tester. Tapos tanggalin na natin itong ano, mga tolso. Ito, meron namang indicator dito. Ayan. Makikita niyo naman dito yung mga indicator, may positive, may negative. So tanggalin natin siya, kahit hindi natatanggalin, no. Dito na lang tayo susundot sa kanyang pinakataas. Yung pinaka-ground niya, ilagay natin ang ground dito sa pinaka-gilid. Depende naman 'yon sa ano, settings, sa plaster ng wire. Meron namang indicator 'yan, naka-label naman 'yan. So ang positive ito, ika-apat na paa. So ayan. So meron siyang ano, na 11 volts. So pwedeng-pwede na rin 'yan, 11 po, 11. Siguro sa tester lang nagka-problema niya, no? So meron siya. So ang negative, baliktarin natin ang test probe. Ang positive, ilagay natin sa ground, tapos yung negative probe, ilagay natin sa negative volts, no? Negative 12 volts sa ikapangatlong paa. Yan. So mayroon din siya, pare-pareho lang. So tingnan natin kung makapasok ba dito sa kanyang tone control. No? Ayan. Unahin natin ang negative 12 volts. Pangatlo dito. Ayan, mayroon din. Ayan ha. Kita ko sa inyo ang tester. Ayan, mayroon siya. So, 12 volts. Baliktarin ang test probe. 12 volts, ika-apat na paa. Ayan. Mayroon din. Ayan, oh. Mayroon din siya. So, ibig sabihin mga tolls, ay walang problema ang boltahe na pumapasok dito, no? So, ang hanapin natin yung 5 volts na pumapasok sa ating ano, FM dito. Ito, sa FM. Kasi bakit ayaw niyang umilaw? Hindi na kailaw ang kanyang indicator light, mga tolls. Dapat na ilaw yan. Okay, mga tolls. Tingnan natin ang kanyang supply ng ano, ng USB at sa kanyang Bluetooth, no? Ito. Baka nagka-problema lang dito, mga tours. Bakit ayaw? Tanggalan na muna natin ito, mga tours, para sure. Bakit ayaw mag-ano? Ayaw niyang magbigay ng supply. Open na natin siya. Baka magka-short circuit po tayo dito, no? Tumunog naman yung kanyang amplifier. Kanina nilagyan ko ng audio input dito. Pero ayaw niyang... pero tumunog siya. Kasi ang may-ari nito ay ang ginagamit nila ay kanyang Bluetooth. Hindi talaga tumunog yan. Pagka walang signal na makukuha, pumapasok, may signal siya pero hindi makapasok sa kanyang ano, Bluetooth, hindi ma-receive kasi walang supply yung Bluetooth. Hindi talaga niya maipa
pasok doon sa amplifier kasi wala siyang makuha, no? Gawa nang wala siyang supply. Pagka nagka-problema ito, mga tolos, pagsira na ito, mga tolos, itong IC na to, ay nako, wala tayong magagawa dyan. Palit na tayo ng bagong kagaya nito, mga tolos. No? 10 ohms. 10 ohms. Okay? Malabo kasi yung ano, yung label ng resistor. Okay. Switch on natin. Ayan. Tapos, iset natin sa 10 volts yung kanyang ang tester natin. Ayan. Hindi makita ang tester. Ayan. Dito na lang siguro. Ayan siya. So, ang pinaka, ano, wala naman, ground to positive. Ito lang siya. Huwag na natin pahirapan natin sarili. Yan ang tinantistister, mga tolos, ha? May butahe ba? Meron naman. Oh, meron namang pumapasok na, ano, butahe. Oh, 5 volts yan. Kulang-kulang 4.5 volts kasi lang yan. Kasi pwede na siya 4.5 volts. Ayan. So, bakit ayawang magbigay ng voltahe? No? So, dito, sa kanyang lead, mayroon din naman. Mayroon din. So, ang problema niya, itong pinaka IC. Itong pinaka ano niya. Dito. Kung walang, kung mayroong supply na pumapasok dito, mga tolos, ayaw pang gumana. So, ito ang problema. Pagka walang supply na pag may supply na pumapasok tapos bakit ayaw siya, ito ang nagka-problema. Pero tax stress na kasi yan. Okay, so hanapin natin yung pinaka 3 volts. Ang ground. Asan ba yung ground? Switch. Ang pangatlo ang ground. Pangatlo. Asan ba yung ground dito? Nakabaliktad rin kasi yung ano mo. Dito na lang tayo. Tapat na lang natin dito, mga tolos. Oh. Mahanapin natin yung pinaka-butahe dito. Mahirap kasi, mga tolos, pag tayo lang mag-isa. Walang maghawak ng cellphone, ng kamera. So, dito tayo sa ground. Sundot natin sa ground dito, mga tolos. Hanapin natin dito. Wala. Okay. Ayan siya, oh. Oh. Bakit ayaw niyang umilaw? No? Ay, nako. 2.1 lang. Dito, 3 volts. Dapat. May 3 volts siya. Pero, bakit ayaw niyang umilaw? Check muna natin, mga tolos, ha? Kanyang mga solda, baka nagkakaroon ng problema, no? I-resolve muna natin ito, mga tolos. Open na natin siya.
Okay. Kuha po tayo ng isang cellphone. Tapos mag input tayo ng signal sa ating Bluetooth. So, una natin ang Bluetooth. Sabi yung Bluetooth, ayan. Long press lang naman natin siya. Tapos hahanapin natin ang kaniyang so, ayan, ito na. Dito na siya, si Pro-X1E1240F. So, ito, pindutin natin siya. Ayan. Here. Okay. Lagyan natin ng sounds. Kung pumapasok na ba talaga yung sounds. Ha? Huh? Wala namang ano dito mga tools. Itong religious na song na lang ang ating i-input mga tools. No? Ayun. Okay. Yan, umiilaw na yung kanyang ano. Ayan, no? Oh, diba? Okay. So, ang problema na pala mga tulos yung kanyang input ng supply ng ano? Ng Bluetooth. Nagka problema ang kanyang mga ano dito mga tulos. No, umaangat yung kanyang ano? Bultahe yung kanyang paan ng mga parts. Ito sa sinulan natin uli. Yun, nakakaroon siya ng signal. So, okay na mga tols. Ayos na. Okay na. So ayun, umiilaw na siya oh. So, ayos na mga tols. Open na natin siya. Okay. Nakabit na natin mga tolos. Hindi natin pinakita kasi alam naman natin yan, no? Okay. So, subukan natin uli. So, switch on natin. Ayan. Ayan. Okay. Ibig sabihin, gumagana na yung ating Bluetooth. So, play natin. Okay. Naka-on siya mga tolos. Okay. Okay. Subukan natin sa auxiliary. Select natin sa auxiliary. Okay. Dito. Sa pinaka input, no? Ng auxiliary. Hahanapin lang po natin auxiliary. Ayan, yun siya. Dito. Saksak natin dito. So, dito sa dito na naman sa kanyang selector knob, sa kanyang input dito. Dito mga tools. Hindi na makita, no? So, makita natin mamaya yun siya. Subukan natin i-input dito. Saksak natin. Okay. Ayan. Ba? Okay. Some are friends.